Good morning po sa inyo. Dito po ay madilim pa sa labas. Ang if ibibigay ko po ngayon yung aking video kahapon. Kahapon po dito ay election day. Maayos naman at smooth. Walang away, hindi kagaya sa iba't ibang dako ng bansa, maging sa Pilipinas. Kapag election, may mga away, may mga nangyayari na hindi maganda. Praise God at dito ay very peaceful. So, mayroon akong episode na about the real life of OFW talaga. Akala ng ilan, lalo sa mga bawat pamilya, na kami dito na nagtatrabaho. Parang ganoon na lang kung makahingi ang pamilya, agad-agad gusto ay bigay. Kaya, meron akong ate na in-interview kahapon. Akala nga niya, hindi, sabi ko, parang hindi na lang siya parang matakot pa. Na sinabi ko na lang na hindi ako nagla-live. So, kinaptured ko lang yung kanyang boses. Hindi ko siya pinakita. So, yun ang mga... May mga sitwasyon, may mga, lalo ngayon, yung mga dati na nasa expat, nagtatrabaho sa expat, hindi mag-grant ang kanilang approval ng work permit kasi narinig ko October pa, ma-approve sa mga expat. More on local ngayon yung mga employer na ina-approve sa MOM. Ang MOM po ay Ministry of Manpower. Manpower, siya yung may authority sa lahat ng mga workers dito. Salamat sa Lord dahil safety, may safety ang mga OFW dito. Hindi ka gaya sa ibang bansa, ganun na lang kung magtratuhin sila. Wala silang matakbuhan na kakandong sa kanila at magtatanggol maliban sa Philippine Embassy. Kaya by the grace of God talaga, mapalad pa rin mga OFW narito sa Singapore. Iba-iba nga lang po ang mukha ng pagiging mapalad ng bawat isa. Kagaya ko, dumaan din ako sa mga maraming pagsubok. Kaya, yung ate kahapon, ito po yung kanyang testimony. Hindi na ako nagtanong. Tinanong ko lang, yung una ko lang tanong kung maririnig ninyo ay kung saan siya pupunta. So, nagkataon naman na magkapareho pala kami ng pupuntahan dahil doon din ako nakatira. So, eto, pakinggan po natin. Nawa ay mabuksan ng inyong mga puso't isipan, lalo sa mga pamilya na nakakarinig nito, na hindi po madali ang magtrabaho sa ibang bansa. Pahalagahan ang bawat tulong ng pawis at luha. Dahil isang araw, uuwi at uuwi rin kami sa aming sinilangang bansa. Salamat po. May you be blessed. Isang po, at isang po sa Block 11. Anong pangalan mo, te? Noemi. Hello, Ate Noemi. Ano, naka-live ko? Galive tayo. Ano mag-live? Tapos anong bakit to malis? Mauritian. Ito sila ka ano nga? Hindi Mauritius. Ay, Mauritius. Mauritius French. Hmm. Ano yata yung mga Netherlands mo? Baka naman sila ay nakatira lang doon sa mga provinces, mga kasi mostly yung mga mayayaman, hindi yan sila picky na. Ah, baka sa Canada, from Canada daw sila, nag-stay sila sa Thailand and 5 years. Mm-hmm. So, nagpunta dito yung lalaki na pupunta dito sa Singapore. Mm-hmm. So, ang sabi, ang kwento sa akin na babae, yung amo ko dati na niya, they are Canadian citizen. Mm-hmm. Pero Netherlands sila, Canadian citizen sila. Mm-hmm. And then, yung trabaho ng lalaki, ewan ko nung trabaho yung lalaki, napunta sila ng Thailand and 5 years. Mm-hmm. So from Thailand, nag-move sila dito. Mm-hmm.
one year sila dito. Ang sabi, sabi niya, wala silang naging katulong dito sa SG. Pero sinungaling siya, galing din sa bibig niya. Hindi ko, akala ko direct sila from Canada. Akala ko hindi sila nag-stay ng Thailand. Ang pagkasabi niya, they are from Thailand. From Canada. So, galing din sa bibig niya, nalaman naman ko, nakabers pala sila sa Canada. Dito. Sinabi ng mga bata, from Thailand sila. For 5 years. Soon po yung nakatulong silang Myanmar doon. Siyempre, pag Myanmar, ang katulong lahat ng ano, kahit ano gagawin. Pag Thailand, unga-unga. Pero pa tayo na ano na. Alam natin naman yung karapatan natin. Lalo na sa Singapore. Okay lang siguro sa Thailand, pero sa Singapore tayo eh. Na-argue ko dahil sa pagbilinis ko ng sasakyan, eh, wala naman sa kontrata yun. Sabi, alam mo, sabi niya sa akin, nung nagpaalam ako, sabi niya sa send back niya ito, sabi ko, hindi mo po pwedeng send back. Pero, kinuha sa Pinas, bumaba talaga. Bakit naman siya gano'n? Sabi ko sa kanya. Alam mo ba, naayos ko, ginuha ko, pag nangkisa na, parang pinagpapabig ng ano, yung ang dami-dami ng ano, papabig sa akin, yung mga, ibibenta ba niya, charity-charity niya, magpapagawa siya ng tapos trapa, ikaw ibibenta yung magbibig. Magpapagawa ng mga merienda, magdadalhin sa church nila, tapos ikaw magbibake, ganun. Ako. Tapos hindi ka naman bibigyan ng ano? Pakonsuelo, ganun ba? Wala. Aalis na yung mga yan. Nang 15 days, kuha na lang ako ng 20 pesos. Ha? $20 lang? Oo. Oh my God. Saan ka nakasita ng amo na ganun 20, 15 días? Kasi pa yun. Ay, bigas na nga lang, ano? $10 na. Sorry. Dito na. Okay na. Okay na? Thank you. Diyan ka sa harap ko. Wait na lang. Pwede ko tayo magtagay? Ano naman? Pwede? Oo. Okay na yung 5 in a group ngayon. Yung? 5 in a group. Magkakasama. Kaya lang kita ko matagay. Sige lang. Okay lang. Tapos balik ka na dun sa... Ano? Kung ito yung gamit ko, mag-grab na ako pa punta kasi maleta mo. Isang maleta yung nag-iwan kong damit sa isang po. Isang maleta. Pero may amo ka na? Pero na, nakalipat na ako. Tama-tama, nakalipat ako. Kung siguari ako, kinuha. Ako. Umalis ako. Umalis ako sa kanila. Siguari. Sa February. Oo, siguari ako nakaalis din. Karating ko lang din ng January 7, nagbakasyon. Buti nakaano ka bago ng gano'n ito. After nga ako naka-uwi, nakabalik, pumutok ang Bulkan, tapos to na ng COVID. February. Tapos, alam mo, sabi niya, tapos yung, alam mo, yung, ang sabi ng, alam mo, sa 1-to-1 kasi ako, pinaprocess ng amo ko, yung amo ko, Finland, pinaprocess niya sa 1-to-1 ng divorce ko. Ang sabi ng 1-to-1, kunin nila ako. Doon ako mag-business accommodation nila. Ayaw niya, gusto niya sa agency daw. Baka kunin ako ng amo ko na nakaprocess pa rin ang papeles ko. Baka magtrabahuin niya ako. Bakit ang kala niya sa amo ko, hindi dukado? Hindi niya alam ang patakaran. Alam niya, ganyan. Tapos, alam mo saan niya ako dinala? Sa agency niya. Yung agency niya, ginagawa akong first-timer. Gusto niya kunin ang phone ko, ganito, ganito. Yung para ba, nakatunga nga ka doon, nakaupo? Sabi niya, kinapin ito sa mga, kailangan bilang view. Ginan niya ko yung agency na yun. Actually, bali parang ibibenta ka niya kasi may commission yan sila. Ay, gusto nga niya, ako yung nakaprocessing ang papers ko na, may ako na, ako dahil ako na naghanap. Okay. Recommended by friends. Maganda ako, yun. Dahil hindi naman ako tahanan, kukuha ako ng mga ano, alam naman pupunta ako sa mga agency na, agency puro Myanmar yun, at saka Indo lang. Oh, walang Pinay ko. Walang Pilipina. Wala Indo. Yung mga, ang kayang-kaya nilang ano. Highly paid talaga ang Pilipino pag dito sa atin. Alam mo saan yung kinuha yung ako? Myanmar yung kumalit sa akin, alam mo? Sabi niya nga na ano. Ayaw niya akong palabasin, gusto niya ikulong doon sa agency na yun. Inaasikaso ko yung papers ko para makalipas ako sa bagong ako. Ay, inag-power ka rin ang live. Sabi ko, pakasalamat ko. Basta nasa... Alam mo yung sabi niya na isisend back nga ako, sige gawin mo. Sabi ko sa sabi ko, kasi yung pagkakuha niya sa akin illegal. Hindi pa naka-aming request ko na buwan ako sa kanya. Oh. Sige, gawin niya ako sa akin. Gawin niya ng
damay-damay. Yes. Kasi magkakaharapan kayo sa MOM. Oh, hindi nga, sabi ko, hindi. Kasi pauwin mo ako. Ano ako sa... Runaway ako din sa sabi ko sa sabi ko. Yes. Ganun lang gabang niya sa akin. Kaya... Napaka... Hindi na ako takot niya ako. At kaya niya matakot niya ako. Pag talagang may confident ka na right ka naman. Hindi ako matatakot. Handa nung sabi ko. Sabi ko nga, nag-ibay ako, sabi ko, nasa right ako, sabi ko sa kanino. Hindi nga ako kinabahan ng ano, Panginoon, alam mo, bago nag-aaral ako nila. Praise God talaga sa Lord. Sabi ko, ay, ito nga, sabi ko, yes. Hindi naman niya. Sabi ko, isa ka, Christian po sila. Oo. Nagsisimba, everyone dyan sa may, ilang saan yung simbahan nila, kasi nga sila, Greek. Oo, ano sila, Orthodox. Iba talaga ang ano, kahit Kristiyano mga ano sa kanila, iba? Kristiyan? Ano? Siguro tradition lang yun. Mahiga niya ng mga cross-cross na mga rin. Mahilig yan sila. Nakalipin eh. Sa mga hindi, actually mayroon akong project ng sa OFW. So nag-experiment. Nakalipin ba? Hindi, nakalipin. Ganon din ako, nangyari din yan sa akin noon. Sabi ko, huwag niyong papakilalaman ang work permit ko hanggang hindi ako nakasettle dahil meron akong right. Ginanong ko ang amo ko nung dad. Isip ako sa ito mga amo ko kami, mababait sila. Buti na kalipat ka bago mag kasi hindi na ina-approve ng mga expat. Expat yung militatan? Oo, expat ako. Maraming sa expat. Praise God naman. Kaya sabi ko, kung hindi ako approve,